Welcome back mga Kaspiro. At panibagong araw ng ating pamamana. Dito pa rin tayo sa Taytay kung saan hindi pa natin alam kung kailan tayo makakauwi ng Dumaran. At sana magtagal pa tayo dito dahil dito malakas ang signal. Welcome sa mga bago pa lang at pakisuyo. Huwag niyong kalimutan yung pag-subscribe. Medyo lumakas yung amihan ngayon kaya may posibilidad na lumabo yung ating spot dahil malakas ang gulong at sana ay makahuli pa rin tayo kahit ganun. Kasama ko pala yung aking kapatid na panganay na si Kay Edwin at shoutout na lang sa mga nakilala sa kanya. At medyo mahangin. Medyo lumakas ang amihan kaya lumabo ang spot pero tingnan pa rin natin kung ano yung pwede natin makuha ngayong araw. At sana swertehin tayo kung hindi man ay makauwi lang tayo nung ligtas, ayos na. Let's go! Shoutout po kay Said Baron Kudante ng Bangbang Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa panunood. At ayun, matapos natin makapag-warm up sa mababaw at pinakiramdaman natin yung ating katawan kung nasa magandang kondisyon, eto, bumaba tayo sa malalim na parte ng dagat at habang pasisid pa lang tayo, meron na tayong nakitang sweet lips at hinintay natin yung magandang pagkakataon para mahuli natin ng tuluyan. Medyo malakas yung ating loob ngayon na bumaba sa mga malalalim na parte ng karagatan dahil mayroon tayong kasama. At kung sakali man may emergency ay mayroon sa ating tutulong agad. Sapol yung ating naging unang isda para sa araw na ito. Unang igkas natin ay napakaganda dahil nahuli natin, sana ay magtuloy-tuloy. Kaya lang ang visibility ng dagat ay medyo malabo kaya dagpa lang tayo, dapa lang tayo at abang-abang ng mga isda na posibleng lumapit sa atin. Shoutout din kay Morinong Espiro from Camotes Island, Cebu. Lipti o panapsapan at sa ibang tawag ay sapatos, yung ating unang naging isda. At sinecure ko na ito mga Kaspiro dahil meron ako napansin na tax collector o yung pating na paikot-ikot lang doon sa kanto kaya sabi ko sa kasama ko ay bantayan niya na lang yung isda namin. Hindi lahat ng pagkakataon mga Kaspiro ay pwede nating ituhog yung nahuhuli nating isda sa stainless at didiretso sa buya. Depende po sa isda na nahuhuli natin kapag walang hangin ang tungol dahil lulubog at mahihirapan lang tayo. At ganun din kay Edward Dingzon. Shoutout din po. Another set mga Kaspiro at naging target natin dito yung Spanish plug snappers o yung saging-saging na nakahinto. At napakalaki ng posibilidad na mahuli natin dahil nakatago yung kanyang ulo at nakalabas lang yung katawan.
sa pool mga kaspiro, at dahil nasa long range shot, nagkaroon siya ng pagkakataon na maipulupot yung ating monoline sa ilalim ng bato, at hindi na natin hinayaan pa, binaba na lang natin para tanggalin, dahil kung babalikan pa natin ay malalim-lalim din, kahit pa paano ay sayang pa ang oras. Shoutout din kay Sir Junel. Maraming salamat sa panonood. Yung mga ganitong pagkakataon mga ka-espiro ay hindi ito advisable, lalo na kapag nag-iisa lang tayo, dahil isda lang ito at kailangan nating i-secure yung ating safety sa mga ganito kalalim. Ayun, isang lapu-lapu o coral drought yung ating naging target para sa pagsisid na ito. Hinayaan ko muna yung pagkakataon sa kanya, dahil yung mga ganitong isda hindi naman talaga tumatakbo ng malayo. Sumisiksik lang ito sa mga bato. Sinubukan kong hilahin sa ibabaw mga kaspiro, dahil sa buong akala ko talaga ay pinulupot niya yung ating monoline, at mabuti na lang hindi na tayo pinahirapan, pusa na lang sumama. Isang oversize na coral trout ang ating napana dito sa area na ito. At syempre para makasiguro tayo ay patayin na natin ito. Nang sa ganun ay hindi na talaga makawala pa. Same spot pa rin mga kaspiro, at isang coral drought at isang Spanish plug snappers yung nandito, kaya pinagpilian ko kung saan ang papanain ko. At medyo naging ma-appeal sa atin yung suno, kaya hindi natin pinansin yung saging-saging. Medyo behave ito, kaya ito yung papanain natin.
At eto ulit nangyari na yung aking kaninang naiisip na baka ipulupot yung ating monoline. Kaya kailangan ko munang lumutang at mag-ipon pa ng mas maraming hangin para sa susunod nating pagsisid ng pagtanggal ng ating monoline na nakapulupot sa bato. Na-stuck lang pala talaga yung ating sharp kaya hindi natin mabira sa taas. Nagpaalalay ako mga kaspiro sa aking kasama dahil yung spot na ito ay palagi kong nakukunan ng GT o Giant Trevally, kaya tingnan natin kung mayroong laman. Ayun, habang pasayad ako mayroong biglang tumakbo na malaking isda at nung klaruhin ko ay isang marbil grouper. Mabuti na lang at nabigyan pa tayo ng pagkakataon dahil humarap pa yung isda, hindi siya tuluyang pumasok, kaya tuluyan nating napana. Napakaganda ng pagkakatama niya na stone shot, kaya patay talaga on the spot. Hindi pa naman ganun kalakihan talaga ito mga kaspiro, mga 3 kilo up pa lang ito, pero ayos na. Isa sa mga problema kapag stone shot yung pagkakatama ng pana dahil napakahirap tanggalin. Dahil ayaw pa rin matanggal kaya binigay ko muna yung ating barrel para makabuylo tayo ng maayos at matanggal na natin ang tuluyan ito.
Barbell grouper. Untog. At another set ulit, at binalikan ko yung butas na pinanaan ko ng marble grouper o ng kugtong. At tingnan natin kung meron pang ibang isda na pwede nating mapana. At habang nakadapa ako mga kaspiro, nagmasid ako sa aking paligid kung anong pwede nating mapana. At eto, meron ako nakita sa loob ng butas na isang bayang o giant Toblerone. Pero nabibili rin naman dito, tag 40 rin ang kilo, kaya hindi ko na pinalampas. Isa sa mga isda na may malaking bituka, kaya iniwasan kong matamaan ang bituka niya. Napakaganda dahil sa pangalawang pagkakataon ay naka-stone shot ulit tayo. Ligtas sa pagkakakilo yung ating shaft. Dahil mabilis yung pangyayari mga kaspiro, hindi ko nakuna ng video yung GT na napana natin. Sa pagbalik ko ng pinanaan natin ng GT mga Spiro, ito mayroon na namang Spanish plug snappers o yung saging-saging na nandito, kaya abangan ko baka sakaling mahuli natin. Thank you.
At ito yung naging huling isda natin para sa araw na ito. At nagdesisyon na kami umuwi na dahil hapon na rin. Hindi na tayo nakapag-outro mga kaspiro dahil nakaidlip ako sa sobrang pagod na nibago yung aking katawan.